Welcome back to me in this vlog venture. Today, magluluto tayo ng pininyahang manok. Ang ingredients natin, 7 pieces of garlic, 1 medium size of onion, 2 maliit na kamatis, 1 malaking patatas, 1 medium size ng carrots, 1 kilong manok, pinarinit na natin siya sa juice ng ating pineapple chunks. Pinarinit na natin to for 30 minutes para pumasok yung lasa ng pineapple juice sa ating manok. Pwede niya siyang marinate for 30 to 1 hour, depende sa gusto niya. Gagamit tayo ng isang lata ng pineapple chunks and isang can of evaporated milk. Pwede din kayong kumamit ng fresh milk. Simulan na natin magluto. Lagay na tayo ng canola oil. And ang ating bawang. Sunod natin yung ating sibuyas. And yung ating kamatis. Pa-slice yung hiwa natin dyan para pag lumabot na, madali na natin siyang i-press. So, igisa lang natin silang mabuti hanggang lumabot yung ating kamatis. Pagkatapos nating ma-press yung ating kamatis, pwede na nating ilagay yung ating chicken. Tanggalin lang natin siya sa ating pineapple juice. Gagamitin natin yung pineapple juice mamaya. Isa lang natin mabuti yung ating manok para ma-absorb niya yung lasa ng bawang, sibuyas at kamatis. And kusa siyang magtutubig. So yun yung tubig ng manok and from the sauce juice ng ating pineapple chunks. Pakuluan lang natin siya for 15 minutes. And makikita nyo magtutubig siyang pusa. Tapan lang natin and wait for 15 minutes. Habang pinapakulo natin yung ating manok, lagyan natin siya ng black pepper. And haluin lang natin siya. Na-season na natin yung ating manok with
soul kanina. Bago natin siya i-marinate sa pineapple juice. So now, pwede na natin i-dagdag yung juice ng ating pineapple chunks. Ginamit natin para i-marinate yung ating manok. And pakulan natin for 5 minutes. Now, ilagay na natin yung ating pineapple chunks. Daming sabaw yung inyong pininyahan, dagdagan nyo lang yung pineapple juice nyo. So, simmer lang natin to for 2 minutes. And lalagyan na natin yung ating carrots. Now, pwede na natin ilagay yung ating carrots, slice into strips. Pwede nyo hiwain siya sa desired yung shape. Haluin lang natin siyang mabuti. And simmer natin for another 2 minutes. Then lagay natin yung ating patatas. Check natin yung ating linyahan. Pwede na natin ilagay yung ating patatas. Haluin lang natin mabuti. And pakulan natin for 5 minutes hanggang lumambot yung ating patatas. Check natin yung ating manok and patatas if malambot na siya. Yan, konti na lang. So, pwede na natin ilagay yung ating evaporated milk. Pwede din kayong gumamit ng fresh milk. Natin for 5 minutes. Then, tikman natin kung kailangan pa nagdaga ng asin and paminta. Thank you.
Tikman na natin yung ating sininyahan. Okay, kailangan pa niya ng asin and pork kami. Thank you for watching. God bless. Bye.